Araw sa lahat ng mga guro sa buong Pilipinas, nandito na naman muli ang inyong lingkod, Teacher Maalamat. Magbabahagi na naman ng mga updates na may kaugnayan sa ating trabaho sa o sa kagawaran ng edukasyon. Kung bago ka pa lang dito sa aking channel, pwede mong i-hit ang subscribe button, pati na rin ang notification bell para maging updated ka sa lahat ng mga video tutorials, free files, at mga nagbabagang impormasyon na may kaugnayan sa ating trabaho o sa kagawaran ng edukasyon. Kailangan ng united efforts upang matugunan ang mga hamon ng COVID-19 pandemya, sinabi ni Briones. Binigyang diin ni Education Secretary Leonor Briones ang pangangailangan para sa lahat ng mga units sa ilalim ng kagawaran ng edukasyon na magsama-sama upang matugunan ang mga hamon na idinulot ng sakit na coronavirus disease o COVID-19 pandemya, lalo na sa sektor ng edukasyon. Mayroon lamang tayong isang taon at makakamit lamang natin ang ating mga programa, proyekto at aktibidad kung magkakasundo tayo, kung nagtutulungan tayo, kung bawat isa sa atin, bawat unit, bawat individual ay may nag-aambag sa pagpapanatili ng mga nasabing proyekto. Briones said habang nagsasagawa ng strand interface sa mga programa at patnubay or CIFAG Conference 2021. Isinasagawa mula Pebrero 22 hanggang Marso 3 ang isang linggong komperensya ay isinasagawa upang mabuo ang pagkakaisa sa buong DepEd sa pagpapatupad ng Basic Education Learning Continuity Plan or BELCP ngayong pasukan. Mayroong isang mahusay na pangangailangan upang magbigay ng nakasynchronize ng mga tagubilin sa mga nagpapatupad ng patlang, sinabi ni Briones. Kailangan nating maunawaan ang ating tungkulin sa pagpapatupad ng BELCP na kung saan ay isang malawak na gawain at nais din naming magpalabas ng isang panawagan para sa magkakaisang pagsisikap sa pagtugon sa mga hamon ng pandemikong COVID-19, dagdag niya. Pinangunahan na Undersecretary for Administration na Lain Del Fascua, tinalakay sa komperensya ang mga alalahanin at hamon na kinakaharap ng mga tauhan ng DepEd noong nakaraang taon dahil sa pandemic at paglulunsad ng mga programa para sa papasok na paglipat sa sandaling magsimula ang pagbabakuna sa sektor ng edukasyon. Ang CIPAG 2021 ay nakakuha ng kabuuang 3.7 milyong panonood, 2,575,176 mga pagtingin sa website, 1,200,000 mga pagtingin sa Facebook Live, 111,626 mga kasapi sa pangkat ng Facebook, at 109,900 na mga kalahok sa pag-Zoom. Sa panahon ng pagpupulong, ang iba pang mga miyembro ng Executive Committee ng Kagawaran ng Edukasyon ay nagpakita rin ng iba't ibang mga patakaran at pag-update ng programa sa ilalim ng kanilang mga hibla. Kasama rito ang ulat sa pananalapi sa Bayanihan Act 2 at ang suporta nito sa mga proyekto ng BELCP, paglikha ng Child Protection Unit or CPU at Child's Rights in Education Desk or CREDE, pagpapatala, pakikipagsosyo at pag-update ng mga proyekto. Ang mahalagang layunin ng sesyon na ito ay upang ipaliwanag ang mga programa na ipapatupad ng bawat tanggapan ng strand ng admin kung paano ipatupad ang mga proyektong ito, paano namin mabisang maisagawang programang ito, at paano namin susubaybayan ang kanilang mga pagpapatupad, sinabi ni Pascua sa isang halo ng Ingles at Filipino. Tinalakay din sa komprehensya ang mga strand program na binuo sa ilalim ng General Appropriation Act or GAA para sa 2021 na nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Disyembre 2020. Ang GAA na banggit ng DepEd ay nadagdagan ng mga allowance sa pagtuturo at pagkakakonekta ng mga guro ng pampublikong paaralan bilang dagdag na tulong sa panahon ng pandemya. Sa tagumpay ng kaganapan, hinihikayat ng DepEd ang mga kalahok na tingnan at ibahagi ang iba't ibang mga pagkukunan na nakalap at nabuo sa panahon ng aktibidad. Ito po muli ang inyong lingkod, Teacher Maalamat, signing off.